Thank you. Welcome on board. Welcome on board. Thank you. Welcome on board. 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 Yusei, can you give us a background or how's the situation in Hezbollah in Israel and of course in Lebanon? Well, first, the Israelis are continuing to strike identified Hezbollah targets, which means the status remains that the majority of Filipinos want to remain. This is a good batch, the 291 who were brought home on board a chartered flight. Ang naghihintay pa, kasama yung mga meron ng clearances, is roughly about 112 or so, sabi ng DMW. Mm-hmm. That's not a lot. Mm-hmm. That's not a lot. And for those, we can still use commercial flights like we usually do. So, right now, there is no indication that the situation will escalate to a level wherein we have to raise the alert level or suddenly the numbers of Filipinos wanting to go home will suddenly increase. Mm-hmm. These batches, and you will see that they're very happy. Yes. They're very happy. No way. So, sir, alert level 3 pa rin po. Alert level 3. Alert level 3. We're telling everybody, can you please go home? We're not forcing you to go home because we can bring you home. Mm-mm. Now, why is it not alert level 4? One, because there's no chaotic peace and order situation. And this is not like what happened in Gaza or in Sudan last year. The south, where there are real attacks, there's hardly any Filipinos there. The second reason is we cannot declare alert level 4 if the Lebanese will not or are not yet capable of issuing exit clearances quickly, because we could say, oh, alert level 4, uwi na kayo. Eh, yung pala, hindi man namin mauwi dahil walang clearance. Yung mga bansa na kung sa may alert level 4, usually wala ng controls yan eh. Sige, even those countries say, foreigners, get out. That's not the case in Lebanon. So that's the situation. And may I add also, we're very glad that they arrived safely, because why was it delayed? Because of various reasons, including the situation in the Middle East. They had to change their course to avoid any possibility that they'd be impacted by what's happening between Israel and Iran, which meant they needed to get a refueling stop in Bangkok. So all this added to the number of hours. And now they finally arrive at 3 p.m. They're being processed now, being given the assistance now. Kailangan. So, you can they're very happy. Ma'am, bakit po kayo nag-decide na sumama dito sa repatriation program? Sa war conflict po na nangyayari ngayon sa gitnang silangan sa Lebanon. Ano? Actually, ang trabaho ko po ay maayos naman, pero nung nag-escalate na po around Beirut, which is nasa area po kung nasaan ang salon namin sa Dahe, nag-decide na po akong mag-voluntary na mapasama sa mapauwi sa bansang Pilipinas. Ma'am, kumusta po ba yung sitwasyon niyo doon? Ano kung maganap? Actually, nung una po, hindi pa namin masyadong binibigyan pa ng atensyon since nasa south naman yung gera. Pero nung nag-escalate po ng September 18, dire-diretso na po yung mga putukan at ayun po, hanggang sa kasagsagan na namatay na yung Hezbollah leader nila. At yung area po namin is talagang medyo nadudurog na yung part ng Dahe, which is nandun po yung mga Chia at Hezbollah. Mm-hmm. Ano po yung parang pinaka nakakatakot na experience o parang nasan niyo po? Yung mga tinatawag po nila na Gyarsot, yung mga sonic po na sounds from the jet plane, yun pa lang po talagang scary na, kasi yung nagyayanig yung mga salamin and yung makikita mo sa daan na may parang drop ng blood from the ambulance, and yung mga building po talaga na madadaanan nyo, may hindi na, talaga alikabok na lang yung iba. Yun po.
At yung kaligtasan ko din po bilang isang ina. Kayo lang po ba mag-isa doon o may kasama kayong kapamilya sa dadaan? Wala po. Bali, isa lang po ako naghanap buhay doon. Wala po akong pamilya doon. Pero may dalawang Pilipina po akong kasama doon. Pinili naman po nilang manatili at magstay po sa safe na lugar, which is sa bundok po. Pero ako po kasi hindi na ako nagbakasakali. Nung nanawagan po ang gobyerno, talagang sumama na rin po ako para mapauwi po ako ng ligtas. Anong trabaho niyo po doon, ma'am? Nail technician po sa salon. Mm-hmm. During the time na nag-decide kayo na magpa-repatriate, kumusta yung naging proseso nito? Yung process po siguro out of 11,000 OFW doon, hindi naman din ganun kadali. Ano. Kaya hindi rin siguro namomonitor ng maigi. Which is ang MW po, DMW ng Lebanon ay napaka-smooth naman po ng pag-intindi sa mga nasa shelter. Ako po, 2 weeks po ako nagstay sa shelter. Sobrang inalagaan po kami ng MWO at OWA sa mga cash assistance, sa mga necessity needs po ng bawat isa na nasa shelter. At may mga katuwang din po ako na mga NGO na nagbubuo po ng mga group chat para po manawagan sa mga iba pang Pilipino, yung Migrant International po. $1,085 total from Lebanon, of which $950 are OFW. So may mga OFs. $950 na OFWs and their dependents with this batch of $290. And 1,085 are the total, no, kasama yung overseas Filipinos. Pinag-utos since day one ng ating mahal na Pangulo. Mula nung pumutok ang sigalot doon, October of last year, whole of government approach. Pasalamat din tayo kay Speaker Martin at kay, yes, House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Congressman Jude Asidre, kasi yung resources, yung budget na sinasabi ng ating Pangulo, approved by Congress and the President to mobilize, galing sa Kongreso. So we're thankful to the senators and the congressmen, the Speaker and the Senate President. Of course. So patuloy lang itong effort natin na whole of government assistance. Nandun ng kay Admin Arnel, ang OWA, DOH, DSWD, DOTR, si Sec Jimmy nandyan kanina, kasi malaking bagay yung landing preparations, landing rights, airport preparations for the chartered flight. So laking pasalamat. DFA, of course, Secretary Ricky at the team at DFA. Secretary, pakwento naman, ano yung mga challenges na naranasan natin para mag-go-to natin itong success natin? Kaya dito na para position. Ang challenges mainly ay yung proseso sa Lebanon to begin with, no? Kasi nga, we know that the Lebanese authorities are trying their level best, pero yung processing ng immigration clearances in Lebanon, yun ang first and foremost. Of course, nalutas yung aspeto ng pagkalinga sa kanila kasi may tatlong shelters kaming pinatatakbo doon ni Admin Arnel in cooperation, coordination with the DFA, Ambassador Balatbat on the ground, yung embassy natin doon. So, na-address naman natin yung mga hamon on the ground. And then, of course, with this charter flight, again, it takes an entire barangay, so to speak, of government agencies na pinagbuklod ng ating Pangulo. So, again, nagpapasalamat kami sa DOTR, DOH, DSWD sa chartering effort na ito. 290 have come home safely. And the President, we welcome them in behalf of the President and even thank the crew na naghatid sa mga kababayan natin in behalf of the President. Yes.